Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy na po natin ang paggawa natin ng pattern sa ating skirt na yung tinatawag nilang fish cut o yung mermaid cut. So, ito na po yung front pattern na ginawa natin sa una nating video. Panuorin nyo na lang po yung nauna nating video kung paano ko po ginawa ang pattern na ito. So, ngayon, gagawin po natin ngayon yung back. Parehong pattern din po ang gagamitin natin. Kaso, magkakaiba lang po ito sa waistline at saka dito sa bandang hips. Dito lang po sila magkakaiba at bandang sa ibaba. So, sa back pattern po, umpisahan po natin sa waistline. Ito po yung waistline. Ito rin po yung pattern front natin ang gagamitin. Sa waistline po, kapag gagawin na po natin yung back, kailangan po sa center back po niya, kailangan po natin magpasok ng 3/4. Ito po yung 3/4 na dinagdag ko. Pagkatapos po, i-shape po natin yan. Ito po yung dinagdag nating 3/4 sa waistline ng back. Ito po yung sa front, center front, tapos po, center back. Mag-uumpisa po data yung dito sa dinagdag nating 3/4. So, pagkatapos po nito, kunin po natin yung measurement ng ating waistline. So, kung sa front, nag-uumpisa po tayo sa center front niya, dito po, mag-uumpisa po natin, uumpisan po natin ilingkuhanin yung measurement niya doon sa 3/4 na idinagdag natin. So, 32, 16 po yung kalahati at 8 yung kalahati ng 16. Ito po siya. Makikita niyo po yung pagkakaiba. Ito po yung front at saka ito yung back. Kasi po, pumasok po tayo ng 3/4, kaya maglalabas po tayo ng 3/4. Ayan po siya, yung sa back. Pagkatapos po, yung idinadagdag po natin 1 and 1/4, kamukha lang po ito ng front. Ito po yung back, tsaka yung idinadagdag natin 1 and 1/4. Pagkatapos po, yun naman yung ating bust point. Sa bust point po natin, 4 po siya, kalahati po ng 8. So, yung dinagdag po natin dito, ilagay naman po natin dito. Kamukha lang po ito na ginagawa natin sa front. Ganyan siya. Iniba ko na po yung kulay para malaman nyo kung alin yung front, alin yung back. Yung red po na gamit ko, ito yung para sa back. Yung blue, yung front po yan. So, drawing natin po yung dark niya. 5 inches din po ito. Kamukha lang ito ng front. Yan po siya. Kita niyo po. Iba po yung sa front. Ito, tanda niyo po, itong pula yung sa back po yan. Yung pula sa back po yan. Pagkatapos po, ito po yung para sa back natin, i-shape po natin siya. Hanggang doon sa hips po niya. Kita niyo po. Sa front at back, dito lang po sila magkakaiba. Sa waistline at saka hanggang dito. Kasi maglalabas po tayo dito dahil sa idinagdag natin dito. Yan po yung kanyang back. Pagkatapos po, yung length naman po. Pareho lang po yan. Dito lang po sila magkakaiba. Tandaan po yung pula, yung para sa back pattern natin, yung blue, yung front pattern natin. Pagdating naman po sa kanyang length, lagi natin pong hinahabaan yung back center ng ating skirt. Kung magbababa po tayo sa ating back center, ako po ang ibinababa ko dito, 1 inches or 2 inches. Ganun lang po. Depende na rin po yan sa usukan. Pagkatapos po, i-shape po natin. Ganito po. Magbuhat sa side, pantay po siya. Sa back center lang po sila magkakaiba. Yan po. Ito po yung ating back center. Tapos sa side, pantay po yan.
Ganyan po. Yan. Kita niyo po. Lagi pong ganyan. Lagi pong mahaba yung back center sa front center. Pagkatapos po nito, yung bandang dito po sa kanyang knee o yung sa kanyang sa tuhod, huwag po natin ikakat ito ng patulis. Kailangan po i-ano natin ito, ilagyan po natin ng shape. Huwag po nyo ikakat na straight. Huwag nyo ikakat ng may kanto. Lagyan po natin siya ng shape. Ayan. Pag nag-cut po kayo, nag-cut na po kayo sa inyong material, alisin nyo po yung patulis niya. Lagi po siyang, lagyan nyo po ng shape. Ganyan po. Yan lamang po. Tandaan nyo po, yung pula, yung ating back pattern. Yung blue, yung front. Maraming salamat po.